Welcome back guys sa ating channel. So, kamusta kayong lahat dyan? Shout out sa ating mga viewers at ng ating mga subscribers. So, shout out sa inyong lahat guys sa ating mga magigiting na tagabang ng ating video. So, salamat sa inyong lahat guys. So, ito guys, sa mga newbie na pwede tayong magbigay ng konting kaalaman sa ginagawa natin. So, ito guys, may ginagawa tayong amplifier na on Q. So, yan, wasak-wasak na yan. 5.1 home theater yan guys, so on cue yan yung model niya, so on cue yan guys ha, 5.1 channel. So ito ay galing na rin sa ibang technician, so late na tayong kumuha ng videos. So ito, pinapakita ko lang guys yung ginagawa ko dito, kasi yan, kung makikita nyo guys, nagkakatalo dun sa mga hinang. So maraming mga hinang na yung cold solder na, so hindi siya nakakabit, pero yan, pag uminit yan, naglulus na yan. So hindi siya makita sa video pre ah. Labo ah. Malabo na sisilaw. So ito natin. So yun siya guys, oh. Kung makikita nyo yung mga hinang niya, halos lahat ay natatanggal, kumbaga hindi nakadikit yan guys. So mapapansin nyo ito, ito hininang ko na ng buo ito, itong parts na to. So sa unahan, so ito mga bagong hinang ko na yan, so ito hindi ko pa hininang, so binakyum ko yan kasi pinapalitan ko talaga ng lid, kasi pag di mo pinalitan ng lid, papatungan mo lang ng hinang, so mangyayari dyan ang labas ng pagkahinang natin, so ganito. So, kita nyo yan, parang lumutang yung bagong hinang. Ayan, lumutang siya, di ba? Ito mga to guys, so yan, naglulus na yan. So, mapapansin nyo, parang may crack na. Ayan. So, halos lahat yan, kung tututukan natin yan, makikita nyo guys, crack na lahat yan. So, kailangan na natin i-resolder lahat yan guys. Ito. So, yan o. Mga dry solder na yan o. So, pag gumana na yan guys, so uminit, naglulos na yan. Tendensing masira na yung amp niya, kaya nasira ito guys. So ito, ang sira niya ay isang zoom. So 5.1 channel, so ibig sabihin, ayan guys. So, kung makikita nyo, fair zone yan, ayan o. Fair channel pala. Yan. So may kanya-kanya sila mga bias. So, ibig sabihin, ito yung tinanggal ko. Pinutol na nila yan. So, naiwanan pa nga ng paay. So, tinanggal ko yung mga piyesa niya. Yan, no? So, ang kinapit nila ay iba na. Hindi na dun sa original niya. So, 1695. Tsaka yung itong isa, parang hindi naman pinalitan to. 5198 pa rin eh. So, shorted dyan. Dito dyan. Dito nakalagay. So, shorted dyan. Tsaka itong resistor niya. So open na rin. So ito yung ano niya. Pero yung dalawang transistor drive niya, nakalagay dito na transistor drive, dalawa. So buo naman. So itong resistor, transistor na to, ito maliit na to. So ano rin yan, biyak siya eh. Iwan ko, ayan o, nabiyak siya. So palitan na rin. So yan lang naman yung nakikita natin na problema niya. Pero ang mismong talagang ano nito guys, nakita ko sa, napansin ko sa kanya na problema niya ay yung mga hinang. So ayan, kaya siguro bumigay ito kasi lahat halos, so parang hindi na nakahinang ng maayos yung guys yan. Sa init yan eh, mapapansin nyo sa init, ito yung hininang na natin, nasa unahan yan, yan. So, ito guys, ito mapapansin nyo din. Saan ba yung banda na ano ito? So, sunog din to. Ayan o. Mga hinang nga, hindi nakadikit na maayos yan. So, kailangan vacuum. Tapos, saka natin hinangan. So, sample natin. Titinan natin. Kasi pag pinatungan natin ang hinang yan, sabi ko nga, pangit yung labas niya. So, ayan, tinan nyo yung gawa nila. Diba?
So, pinatong-patong lang ang hinang, hininang lang. Ayan. Ganyan, maging kalalabasan talaga niya. Pero pag tinanggal mo yung hinang, tapos hininang mo ng bago, so magiging flat siya, maganda yung pagkahinang ulit niya. So, tinan niyo yung hinang nila, yan. Ha? Angit, di ba? Subukan natin. Hinang lang naman to guys. So, ayan. Dito lang muna yung ating video. Sana dun sa mga newbie. Ito yung mga technique guys. So, pag gusto nyo ang magandang pagkahinang, so, vacuumin na lang. Kung nagtitipid kayo ng lid, wala na. Minsan kasi, kala nyo nakahinang, yung pala hindi. Ang silbi. So, yung mga ganitong pagkakahinang nila, yan, hindi satisfied kumbaga yung pagkagawa ng mga yan. Kasi, hindi mo alam, kala mo nakahinang pero hindi yan guys. Crack pa rin siya, kita pa rin eh, na dry solder pa rin siya kasi pinatungan lang ng konti. Tinipid sa lid. Baka sa ano, tinipid sa materialis. Kaya bumigay siguro. Sige guys, yung ganyan muna yung ating video guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, yun siya guys. So, kung makikita nyo yung mga hinang niya, halos lahat ay natatanggal. Kumbaga, hindi nakadikit yan guys. So, mapapansin nyo ito. Ito, hininang ko na ng buo ito. Itong parts na to. So, sa unahan. So, ito, mga bagong hinang ko na yan. So, ito, hindi ko pa hininang. So, binakyum ko yan. Kasi, pinapalitan ko talaga ng lid. Kasi, pag di mo pinalitan ng lid, papatungan mo lang ng hinang. So, mangyayari dyan ang labas ng pagkahinang natin. So, ganito. So, kita nyo yan. Parang lumutang yung bagong hinang. Ayan. Lumutang siya, di ba? Ito mga to guys. So, yan. Naglulus na yan. So, mapapansin nyo parang may crack na. Ayan. So, halos lahat yan. Kung tututukan natin yan, makikita nyo guys, crack na lahat yan. So kailangan na nating i-resolder lahat yan guys. Ito, so yan oh, mga dry solder na yan oh. So pag gumana na yan guys, so uminit, naglulos na yan. Tendensing masira na yung amp nya, kaya nasira ito guys. So ito, ang sira nya ay isang zone. So 5.1 channel, so ibig sabihin, ayan guys oh. Kung makikita nyo, fair zone yan, yan o. Fair channel pala. Yan. So, may kanya-kanya sila mga bias. So, ibig sabihin, ito yung tinanggal ko. Pinutol na nila yan o. So, naiwanan pa nga ng paay. So, tinanggal ko yung mga piyesa nya, yan o. So, ang kinapit nila ay iba na, hindi na dun sa original niya. So 1695 tsaka yung itong isa, parang hindi naman pinalitan to eh, 5198 pa rin eh. So shorted dyan, dito dyan, dito nakalagay. So shorted dyan, tsaka itong resistor niya, so open na rin. So ito yung ano niya, pero yung dalawang transistor drive niya nakalagay dito, na transistor drive dalawa. So buo naman. So, itong resistor, transistor na to, ito maliit na to. So, ano rin yan, biyak siya eh. Iwan ko, ayan o, nabiyak siya. So, palitan na rin. So, yan lang naman yung nakikita natin na problema niya. Pero, ang mismong talagang, ano nito guys, nakita ko sa, napansin ko sa kanya na problema niya. Yung mga hinang. So, ayan o, kaya siguro bumigay ito. Kasi lahat halos. So, parang hindi na nakahinang ng maayos yung guys. Yan. Sa init yan eh. Kung mapapansin nyo sa init. Ito yung hininang na natin. Nasa unahan. Yan. Yan. So, ito guys. Ito mapapansin nyo din. Saan ba yung banda na ano ito. So, sunog din to. Ayan o. Mga hinang nga. Hindi nakadikit na maayos yan. So, kailangan vacuum. Tapos saka natin hinangan. So sample natin, titingnan natin. Kasi pag pinatungan natin ang hinang yan, sabi ko nga pangit yung labas niya. So ayan, tinan nyo yung gawa nila, di ba?
So, pinatong-patong lang ng hinang. Hininang lang. Ayan. Ganyan, magiging kalalabasan talaga niya. Pero pag tinanggal mo yung hinang, tapos hininang mo ng bago, so magiging flat siya. Maganda yung pagkahinang ulit niya. So, tinan niyo yung hinang nila. Yan. Ha? Pangit, di ba? Subukan natin. Hinang lang naman to, guys. So, ayan. Dito lang muna yung ating video. Sana sa mga jube. Ito yung mga technique, guys. So, pag gusto nyo ang magandang pagkahinang, so, vacuum na lang. Kung nagtitipid kayo ng lid, wala na. Minsan kasi, kala nyo, nakahinang yung pala, hindi. Ang silbi. So, yung mga ganitong pagkakahinang nila, yan. Hindi satisfied, kumbaga, yung pagkagawa nyo mga yan. Kasi, hindi mo alam. Kala mo, nakahinang, pero hindi yan, guys. Crack pa rin siya, kita pa rin, eh. Na dry solder pa rin siya kasi pinatungan lang ng konti. Tinipid sa lid. Baka sa ano, tinipid sa materialis. Kaya bumigay siguro. Sige guys, yung ganyan muna yung ating video guys. So maraming salamat sa inyong lahat. Ito na. Okay na siya oh. Yan na guys, yung ano, nabas na ano. So yan yung pumutok na pinilipan. Yan hindi yung gumagana ng amplifier niya. Yeah.